So hello, good day mga paps. Again, it's Ricky Neutron on YouTube from Tulid, Davao City. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng brake arm sa ating Suzuki Smash 115. So meron tayong dito sa likod at saka sa harap. So nakikita nyo naman na ito yung uso ngayon or trending ngayon sa mga Facebook page about sa mga Suzuki Smash brake system na pinalitan nila ng pang TMX. So ito is sa likod. Napansin nyo, ang sa likod is naka-offset siya. Then ito sa harap is straight lang. So yung sa harap, nabili ko siya 70 pesos pang TMX. At sa likod is nabili ko siya for 50 pesos. So make sure na kapag bumili kayo nito, samahan nyo ng bolt and nut sa ibabaw, yung mismong lock. Kasi yung sa atin sa likod is maliit, kagaya nito sa harap. So hindi na siya pwedeng gamitin. So okay. At itong sa likod, malaki yung butas dito sa ibaba. Samahan nyo nito, hindi ko alam kung tawag dito. Ito is nakuha namin sa original TMX. Ito sa harap, maliit lang yung butas. Kasya lang siguro yung stock. Yan. So, papalitan natin at sasabihin ko sa inyo or itatapat ko sa inyo ang totoo kung gumana nga ba siya. Baka nag-comment lang yung iba pagkatapos lang na-install. Kasi first time ko din mag-try. Yung sa akin sa likod, di ko na siya papalitan kasi kita nyo naman yung setup ko sa likod. Meron na yung tutorial sa YouTube na upload ko na yan. Dalawang caliper. So, meron tayong foot brake, hand brake, at ito yung sa taas na caliper sa left. Okay, ang kailangan natin dito sa pagtanggal is 10mm na socket or T-range. So make sure na sa pagtanggal nyo dito, lagyan nyo ng marker. Kasi baka magbago yung isip nyo, pinalitan nyo na ng brake arm sa TMX, ganun pa rin yung kagat ng brake. Walang nagbago. So balik nyo na lang yung stock. At make sure na yung brake or brake shoe ninyo is yung hindi yung mumurahin kasi mas maganda pa rin yung may tatak. So okay, simulan natin, tanggalin muna natin to, make sure na may tagging na. Pause ko muna. Nga pala guys, bago nyo siya ipasok yung brake arm dito, make sure na iset nyo muna itong cable natin. Pasok muna natin yung cable saka i-lock para hindi siya pwersang naka-brake. So kung ganyan yung fix, make sure na malock natin yung itong lock nya bago nyo siya ipasok. So okay. Okay guys, test ko muna kung gumana nga ba yung DIY natin. Okay. So okay guys, bago ko sabihin kung effective nga ba yung sa harap, install muna natin yung sa likod ng sa kasama ko to. Then guys, make sure na kapag mag-adjust kayo dito sa kanyang higpit, center stand nyo muna yung motor. Tapos, freewheel yung gulong kung may freewheel nga ba siya. Okay? So, dito na tayo sa likod. Ito yun siya. So, ganun pa rin. Lagyan natin ng marker bago natin tanggalin. At kailangan natin ng number 10mm na T-range. So, okay? Thank you.
Okay guys, mga paps, bago natin siya ilagay dito or install, make sure na install muna natin to. Una. Yan. Then itong lock. Tansyahin nyo lang kung anong ilang ikot yung gusto ninyo. Yan. Huwag nyo lang i-pull. Huwag nyo palabasin yung thread dito. Kasi mag-a-adjust pa tayo mamaya. Okay, yan. Napakadali yung sa likod. Walang kirap-kirap. So yun na mga paps, tapos na natin siya ma-install. Napakadali lang talaga yung sa likod, parang plug and play lang siya. Sa pag-adjust naman dito mga paps, make sure na may pre-wheel siya. Then ipa-brake mo, yan. Malalim pa ba? Malalim pa. Sige, adjust muna natin. Huwag ka muna mag-brake. Yan, papasok yung ikot. Sige, brake. Then tignan nyo yung brake light kung may ilaw pa. Kasi kapag masyadong maliit lang yung tapak mo, baka yung switch ng brake light hindi na mag-trigger, hindi na mag-on. Yan. So make sure na iilaw din yung brake sa pag-test. Ayan. So good. Adjust pa. Adjust pa daw. Sige, ikot natin. Na. Eh, road test. Road test. Sige, road test nyo muna mga paps sa tsaka i-review or i-reveal na namin kung gumana nga ba yung sa harap ko kanina at tsaka itong sa kanya sa likod. So road test nyo muna mga guys, ito mga paps. Yan na sa mga guys. So kumusta? Okay na? So yun. Good news guys, effective nga. Ayan. Good. Yung sa akin naman, sasabihin ko yung totoo. Effective siya guys, mga paps. Sorry mga paps, effective siya. So dati yung pag-brake ko is inig siya gaanong kumagat. So update ko lang yun sa akin, effective siya. Yes, gumana siya. So approve sa mga nakaisip nito. Salute po sa inyo sa mga nakauna or nakaimbento na sa Team X lang pala yung gagamitin. So yung sa kanya is good daw kasi dati napakahina talaga kumagat yung brake niya sa likod. Actually yung brake shoe niya is makoto lang kasi hindi na namin kaya yung genuine. So again guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa bagong tutorial ko na to. And please subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko para makita nyo mga upcoming videos or mas updated kayo sa mga new tutorials na i-upload. So again, Ricky Neutron sa YouTube, and shout out na din sa mga sticker owner na yan, sila John Siscon Traves, Jan Siscon, Empoy Charato ng Yamaha Stunt Rider at saka sa Biman Racing. Ayan. So again guys, thank you ng marami, and please subscribe and stay safe sa ating lahat.